Hey guys, Kaltang Walong here from Ahoy.tv, and today's video I'm gonna teach you kung paano gamitin ang inyong photobook software. But before anything else, I hope you to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the ring bell button for more video updates. Guys, start na tayo sa ating tutorial para sa ating photo booth. So guys, let me remind you na ang gamit ko pong photo booth is DSLR dahil friendly user siya. So start tayo dito sa ating interface. Sa ating interface may makikita tayong mga toolbar sa ating taas, which is yung settings, template, green screen, print settings, images, slideshow, camera wizard, register, and health. So guys, dito sa settings, template, green screen lang po ang turo po natin. Dahil yung ibang mga toolbar naman dito, ay madali naman po ang itindihin. Alright, guys, start tayo dito sa settings. Okay, sa settings, meron tayo yung general shooting, printing, display, sharing, sounds, and video. Okay, guys. Sa general, may makikita tayong mga ano dito, option, which is yung effects. Hindi na natin gagalawin yan. Then yung options na virtual keyboard. Alright, ito yung keyboard na to. Once na nag-pop up siya, pagka enable mo to, may ano siya dito, may virtual keyboard kayo makikita, which is hindi naman kailangan. So, enable nyo na lang siya. So, dito tayo sa shooting, guys. Shooting, guys, meron tayong makikita ng timers. Sa timers, meron tayong time before first photo. So, ibig sabihin ng first photo, which from the word na first, syempre una. Ito yung unang countdown. Then, time between photos, ito yung following. So, guys, itong numbers na to, ito yung second. Second to, hindi po siya minutes. So, guys, pwede nyo siyang palitan. Depende po dun sa desired timer na gusto nyo. Alright, sa live view, meron tayong enable mirror image. So, guys, syempre, pagka nasa photo booth kayo, kailangan enable nyo yung live view para makita na nga nagpapakuha yung tsura nila. Alright, guys, dito tayo sa printing. Okay, sa printing naman, di ko na rin kakalikutin to dahil ito lang naman yung printer na gagamitin nyo sa inyong photo booth. Okay, sa display po tayo, sa start screen, meron po tayong screen below or image below. So dito meron tayong may option din po na background color. Dito yung solid. So ang ginawa ko po sa akin is yung image below. Kaya meron siyang image dito sa ating interface. And then dito sa capture screen, meron tayong countdown color. So mamimili kayo dito kung anong gusto niyong kulay ng inyong magiging timer. So ang ginawa ko is reddish or dark color para at least visible siya. Makikita siya kaagad. Alright, yung sharing naman, ito yung mga mobile or media, social media accounts nyo, pwede nyo siyang share. And then sa sounds, guys, ito yung pwede nyo palitan yung voices or yung voice ng inyong timer. So ako, ginawa ko naka-default lang. Then sa video, guys, hindi na rin naman siya importante. So, save na natin lahat. Alright, guys, ito tayo sa green screen. Nag-loading lang siya, guys. Wait lang. Mag-copy muna kayo. Alright, katulad ng tinakil ko sa nakaraang vlog ko, ito yung green screen yung pwede kayo magpalit ng background. Alright, ito yung guys, mag-add lang ako ng background. Sabihin natin si
sample tayo ng solid or hindi siya naka-PNG, dapat naka-JPEG siya. So sample natin si tayo sa background images. Alright. Mag-i-import lang tayo guys ha. Alright, okay yan. So since guys, hindi niya makikita tong pinaka-image natin dahil hindi po tayo naka-green screen. Pero once na naka-green screen po tayo, yan po yung magiging kalalabasan niya. Hindi tayo naka-green screen ngayon. So pasensya na po. Dahil hindi po tayo naka-setup po ngayon. Alright. Sa template na tayo guys. Okay guys, sa template, meron tayo makikitang image, photo, text, rectangle, ellipse, and QR code. So guys, kadalasan dito sa field na to, ang ginagalaw lang yung image and then yung photo. Sa template details naman guys, ito yung magiging pangalan ng yung template. Paper size. Sa paper size guys, meron tayong 2x6, 4x6, 4x8, and hanggang 8.5x11. So guys, yung sa photo booth, ang kadalasan ginagamit is yung 4x6. So naka-default na rin po tayo dyan. Then sa resolution, 300x300 pwede na po siya. Alright, mag-sample po tayo, mag-import po ng ating template. Okay. Pangalan po natin siya na Sam3. Alright. So guys, pag kayo naglalagay ng template, unahin nyo muna po maglagay or mag-import ng photo. O yung pinaka lagay ng mga picture na mapapakuha ng litrato. After nya, yung image na, yung pinaka layout na ng inyong photo booth. So, ano lang tayo. Import lang tayo ng isa. Ito na lang, si baby. Alright guys, ito na siya. Ako guys, advice ko maglagay kayo ng konting allowance dito sa border para at least pagka na-print, hindi siya nakakat. Alright. Ialay lang natin siya. Ialay lang natin siya dito. Alright, number 2. 4. And number 3. Ayun guys, we're done. After nyong mag-ano dito, matapos to, pwede nyo nang isahan ang inyong photo book. Alright guys, sana may natutunan tayo sa video na to. At sa comment and suggestions, comment na kayo sa ating comment box and i-friends with me sa aking social media account na nakikita sa screen. And thank you and see you guys in the next video.